Yo, what is good? It's your boy, Awel Moto, walang bisyo simbalang, another vlog. So, for today's video guys, ay pupunta tayo ng Antipolo. So, ngayon lang tayo magkakaroon ng bagong content, pero ito iba na to. Hindi na siya racing content, about naman to sa daily ride ko o kumbaga yung gagawin natin pang araw-araw. So, ngayon mag-a-apply tayo kay Joyride. Pupunta tayo sa Antipolo. Doon tayo mag-attend ng training, parang ganun. Onboard facility nila. So, nag-text na si Joyride sa atin na magte-training tayo at magpapasa tayo ng requirements. So, ang hiningi sa aking requirements at ipapasa natin ay NBI, barangay clearance, ORCR, driver's license, vaccine card, basta yung mga basic na yun, yun yung mga kailangan nating ipasa. Tapos sa atin tayo ng skills test nila, parang ganun. Obstacle course yun sa pagkakaalam ko. So, biyahe na tayo papunta ron. Hindi tayo naka-mic ng action cam, naka-ano lang tayo, body cam. So, wala tayong audio habang nagbabiyahe o wala tayong mic, hindi tayo maririnig. So, ngayon, diretso na tayo dun. Dala natin yung Honda Click. So, tara na, let's go. Bye-bye. Kiss. Ah, kiss muna. Ah, sige. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Hoy, walang gagala ha. Bye bye, bunso. Hey, bye bye. Ang ngiti oh. Bye bye, mami. Ingat. Diyan tayo.
apply sir? May text sa'yo si Joyride. Meron? Asan? Sir, account? Oo, off ko na lang. Okay, okay. Ayun guys, andito pa ako sa loob at mag-i-skills na lang kami tapos na sa orientation. Hindi ko lang ganun pwede ipakita yung ibang video bilang pagrespeto na rin. So, update ko na lang kayo mamaya. Ayun guys, natapos ko na yung process. Ayan, magbabayad na lang tayo sa ano, para sa uniform. Tapos reactivation. Activation pala. Okay guys, andito na tayo sa bahay at hindi na ako nakapag-video ng maayos dun sa loob kasi bawal daw talaga. Tsaka yung trainings, yan, bawal na bawal ipakita. Siyempre, ngo nga naman, di ba? Maganda yung on the spot, tsaka dun yun na malalaman lahat, lalo yung mga orientation, tapos yung skill training, parang ganun. So, ito, may nakuha tayo dito, guys. Ito yung nakuha natin, helmet, tapos itong mga ito, uniform, tapos vest. Yan, yung galing kay Joyride. So, eto guys, ang proseso kasi, pag pumunta ka sa office ni Joyride o onboard office nila sa Antipolo, pag pumunta ka doon para mag-apply, so, ang kailangan mong dalhin is complete requirements. Nasa list na nila yon. So, paano nga ba magsimula, mag-apply? I-download nyo lang yung application nila ng driver's app ng Joyride, tapos andun yung apply button, tapos sundan nyo lang na sundan nyo, nandun na lahat. Dun nyo na rin i-upload yung mga requirements nyo para pagdating sa facility, sa office ni Joyride, hindi na kayo ma-aaberya para mag-send pa online. Hindi na kailangan kasi nakapag-send na kayo. So, ngayon, dadalhin nyo pa rin yung mga, ano, yung mga requirements nyo, lahat ng original. Dadalhin nyo pa rin sa office nila para ipa-verify yon. So, kailangan yun, importante. So, ayan, pag nadala nyo na yung mga requirements, kompleto na kayo ng requirements, ipapasa nyo, papa-verify nyo yung mga requirements nyo kompleto, and then, attenda kayo ng orientation. After ng orientation, pagpunta nyo rin doon, magdadala kayo ng budget nyo. So, dala kayo ng pangkain, panggas, tsaka yung pang initial cash in nyo para sa application, 2,000 pesos yon. Ang kagandahan, sa 2,000 pesos, mauwi nyo na tong mga to para magamit nyo sa pagbiyahe at ma-activate na rin kayo. So, itong, yung 2,000 pesos, mapupunta siya sa application nyo as top up. Yun yung credit balance na tinatawag yata. Parang top up mo siya. So, yun yung magagamit mo sa biyahe kasi dun din naman kinakalta. Sa mga may idea, gaya ng mga dati na nakapag riders sa iba't ibang application gaya ng Grab, Lalamove, ganyan, 'di ba? Nagkakaltas 'yan ng porsyento ng ano ng application. So, 'yun, meron ka ng top up na 2,000. Bali ang nangyari, parang ito yung hulugulugan mo na utang mo naman. Pero siyempre, naka-top up ka na, makakabiyahe ka na agad. 'Yun yung kagandahan. So, ito, meron ka ng mga equipment, babiyahe ka na lang. So, ito yung nangyari na sa akin ngayon. Nakapag-orientation ako kanina, nakapag-skill training tayo, yung actual na magmamotor ka sa loob. Wala kasing video, bawal. So, doon mo na malalaman lahat. So, after nun, pag nakapagbayad ka na, marirelease mo na to. Marirelease mo na tong mga to. So, kasabay nun, activation na, activated ka na. Pwede ka nang bumiyahe. So, chinek ko kanina, meron na akong mga nakikitang booking. Yun, pwede na akong bumiyahe. So, babiyahin na ako bukas at ibablog natin yun. Papakita ko sa inyo yung first day ng biyahe ko. So, itong binibigay kong guide, guys, legit to kasi, ayun, nag-apply ako actual. Ibinablog ko lang yung mismong pag-a-apply ko. Hindi nga lang natin na videohan yung mga proseso. Pero, ito yung basic guide na para hindi na kayo maligaw sa pag-a-apply nyo sa application na to, kay Joyride. At kadalasan ganun din naman sa ibang application. Gaya ng Grab, Angkas o iba pa, halos ganun din naman, kailangan complete requirements ka, kailangan naka-ready yung motor mo, ready ka, pati sa mga kailangan bayaran, actually may mga ganun talaga. Tapos, eto guys, yung guide na ibibigay ko sa inyo, makakatulong to para pagpunta nyo doon, wala na kayo aberya. So, ang kailangan sa motor, number 1 po sa motor, kailangan ang motor natin ay all stock,
all stock ang motor. Iba't ibang parts importante diyan, kailangan i-stock yung side mirror mo, yung mismong plate mo. Yon, number one din yon, yung plate mo kailangan kulay white lang, hindi yung black. So akin kasi black siya. Ngayon ang nangyari na nag-on-the-spot ako doon, naghanap ako ng mga decal something ganyan, tapos nagpagawa ako ng white standard ng ano MB file kasi wala pa tayong plaka. So kung may plaka na kayo, yung improvised plate number, parang ganun, kailangan standard pa rin yung kulay, 'di ba? Tsaka yung itsura niya. 'Yon, ganun. Sa MB file number naman 'yon, yung standard, 'di ba, may mga nakalagay region tsaka yung dealer, tapos yung MB file number mo, tapos black and white siya. White background, black yung sulat, 'di ba? Ganun yung standard. So, 'yon importante 'yon. Kasi maaberya kayo doon dahil hindi agad i-approve yung mga application nyo kung hindi maayos yung motor nyo. Yung side mirrors, yung plate number nyo, and then yung mga ilaw nyo, check nyo yon. Brakes, brake light, signal light, headlight, kailangan maayos lahat para hindi na kayo maaberya. So yun lang yung mga tips na may tutulong ko sa inyo, mga guides. So number one, requirements, complete requirements para isang puntahan lang, hindi na kayo maaberya. Number two, yung motor, kailangan maayos, kumbaga stock, para wala rin aberya. So, yun lang naman. Tapos yung budget, syempre kailangan meron kayong allowance. Siguro, ang tips ko kung sakali, at least 2,500, kasi sa ngayon, ang babayaran mo dito is 2,000. Pero yung 2,000 na yun, di ba, mapupunta siya sa ano mo. Pero 2,000 ang ilalabas mo. Pagkakaalam ko, hindi naman siya talaga laging 2,000. Nagbabago-bago rin yan. Depende. Pero at least naka-ready at may idea lang kayo. Hindi ko sinasabing automatic 2,000 na talaga. Hindi. Kasi nagbabago-bago rin yan. Hindi natin masabi. Parang bilihin lang din yan, nagbabago. So, yun lang yung mga tips na maibibigay ko, guys. At sana na, ano, na-enjoy niyo yung vlog. Sana na naunawaan niyo sa mga gusto rin mag-apply, gusto mag-try. Ayan, gusto ng sideline, pwede yan. Yun lang naman yung maibibigay kong tips and guide, guys. Salamat sa panonood. It's your boy, Awel Moto, walang bisyo, simba lang. I'm out. Kita-kits tayo bukas.